Sino to ulit? Luisa, ako ang nanay mo. Hindi. Kilala ko ang nanay ko. Nagkakamali ka, Luisa. Huwag kang maniniwala kay Greta. Nagsisinungaling siya sa'yo. Ako ang nanay mo. Sino yan? Gusto naman ng sitay. Lumalakas naman siya. Tsaka maayos na ang pagkain niya. Ah, hindi nga niya nagagalaw ang katawan niya at tsaka hindi pa rin naiintindihan ang kanyang sinasabi. Eh, yung therapy ho niya, hindi pa ba nasisimulan? May binigyan ng specialist na yung doktor niya. Naisip namin kasi na huwag na muna siya mag-therapy. Okay naman ang mga doktor, sabi sa amin. Nay, hindi natin pwedeng pagpaliban yun. Paano gagaling ang mabilis si itay? Nay, bakit to? Wala, anak. Wala. Ate? May problema ba? Paano hindi natin kakayanin eh? Wala na tayong perang pang-suporta kay itay. Galing nga rito sa San Jose si Dolor. Pero nakaalis na siya. Nasaan na siya? Magpapakilala na raw siya kay Luisa. Papauwi na ni Dolor si Luisa kay Greta. Ano? Rebecca, sino ba yung kausap mo? Huwag kang magtitiwala kay Greta. Hindi siya ang nanay mo. Mapapatunayan ko sa iyo lahat. Masasagot ko sa iyo lahat ang mga tanong mo. Ano ba problema mo? Ba't ayaw mo sagutin sa akin kung sino yung kausap mo? Akin na nga yan. Hello? Luisa! Luisa! Bakit pinindot mo? It was a personal call. Hindi mo kailangan malaman kung sino. Eh bakit parang may tinatago ka sa akin? Guni-guni mo lang yun. Napapanin ka lang. Mabuti pa siguro, Mama. Inumin mo ulit yung gamot mo. Hello? Hello? Laki nga ng tulong na nagawa nung nakuha ni Cecilia yung kanyang trabaho sa daycare. At least nakakatulong yun sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Pero ba paano si Itay? Kami na bahala sa kanya. Ibenta niyo muna yung kotse. Paolo? Inay, mas importante si Itay. Kailangan siya ma-therapy. Mas mahalaga yun. Ayusin ko na lang ako lahat paglabas ko dito. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan eh. Mr. Gonzalez, if he won't settle his account immediately, I will foreclose his property. Yun ang siguring ina-expect kong tawag. Cecilia, favor, pwedeng pakisagot yung telepono? Ako na lang. Hindi. Hayaan mo siya. Cecilia, please. Hello.
Sandali lang. Luisa, para sa'yo. Sino daw? Si Monching. Hindi mo lang ba siya papatiin? Overseas call to, pumapatakang metro. Hello? Monching? I've been expecting your call. Ilang araw ko na pinasusubaybayan ang bahay ni Carlota. Pero wala doon si Dolor. Pinapuntahan ko na rin sa mga tauhan ko ang mga kaibigan at kamag-anak ni Dolor. Pero ang sabi nila, ilang taon na daw nilang hindi ito nakikita. Marahil simula pa yon ang pinakulong mo siya sa mental. Sabi din nila, hindi nila alam kung nasaan man siya. Leche talaga yung mga tauhan mo. Inire-report lang nila kung saan wala doon si Dolor. Kailan ba nila i-report kung nasaan ang lecheng babae na yan? Ginagawa naman nila ang lahat nilang makakaya. Well, it's not enough, Fernando. Malakas ang kutub ko na si Dolor ang kausap ni Luisa kagabi. Kaya sabihin mo sa mga tauhan mo, bilisan nila ang paghahanap kay Dolor. Hindi pwede magkita si Luisa at si Dolor. Masisira lahat ng plano ko. Mama! Mama! Magde-deliver ka ba ng sulat doon? Doon po. It's number 7. Baka pwedeng pakibigay naman to. Ito, oh. Isama mo to pang merienda mo, ha? Opo. Salamat, ha? Salamat po. Aba, bis ka. Magla-lunch na naman ba ni Teresa? Hindi. Ngayon yung interview ko sa Dean eh, tungkol sa scholarship. Nakakapanibago ka. Dati-dati wala kang ginawa kundi maglasing, uminom. Nagwala. Ngayon ibang-iba ka na talaga ngayon. Ewan ko nga ba eh. Hindi ko nga rin maintindihan ang sarili ko eh. Kasi mula nung namatay si Ana, malaking bahagi ng pagkatao ang namatay din eh. Kasama niya. Kaya nga noon, wala akong pakialam sa sarili ko eh. Pero nung nakita ko si Ana, unti-unting nabubuhayan ng loob ko eh. Parang mas maganda ang mundo. Mas maganda yung kinabukasan ko. Mabuti naman kung ganun. Sana magtuloy-tuloy na yan. Kahit hindi mo matagpuan si Ana mo. Dave, kumahanap ko si Ana. Sigurado ako dyan. Kaya nga nagsumikap ako eh. Para pag nagkasama na ulit kami na Ana ko, mabibigyan ko sana magandang buhay. Anong gagawin ko? Ang dami kong kailangan bayaran. Yung bahay. Bili daddy sa ospital. Kailangan kaya pa ng therapist at private nurse. May utang pa ako at Greta. Hindi saan ako kukuha ng pera. Kung di kumikita yung bar natin. Ibibenta mo raw yung kotse mo. Itipuraring solusyon nga lang yun eh. Atty. Kailangan ma-absolute ako dito sa kaso na to. Kailangan malinis mo ang pangalan ko. Ang reputasyon ko. Hindi lang kalayaan ko nakasalanan dito eh. Pati kabuhayan ng pamilya ko. Bakit hindi mo kinausap si Monching? Wala naman akong importanteng sasabihin sa kanya eh. Kawawa naman siya. Heartbroken siya eh. Alam mo ba yun? Nung huli ko kayong nakita, wala kayong bukang bibig kung hindi ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Ano nangyari? Luisa, naririnig ka ng anak mo. Rebecca,
At hayaan mo nga siya. Mula naman niya naiintindihan niya. Ang tanong kong sagutin mo, bakit kayo nagkahiwalay? Sa amin na lang yun ni Monching. Bakit? Nawala na ba yung excitement dahil nahuli ko na ang affair ninyong dalawa? Nawala na ba yung challenge? Totoo nga yung sinasabi ng ibang tao. Mas masarap daw ang bawal na pag-ibig. Pasensya ka na. Hindi yata nakatulong yung testimonya ko eh. Sige pare, mauna na kami ha. Resulta ng test na kinuha mo. Academic-wise, sir, eligible for the scholarship. Kaya lang, para lang sa mahirap ang program na ito. Wala nang masihirap sa akin eh. Kung hindi nga lang sa kaibigan ko, malamang sa bangketa na ako nakatira ngayon eh. Bakit? Wala ka ng pamilya? Francis? Wala na ako eh. Patay na ho sila eh. Junk, pills. Para sa akin ba to? Bakit? Eh, wala kasing stamp eh. Wala lang return address. Rebecca, bakit? Kanino galing yan? Kay Dolor Resurrection. Bianca! Ano yung nagawa mo dito? May appointment ako kay Dean. Eh, ikaw, nandito ka. Ini-interview yung kaibigan ko. Nag-apply for scholarship. Kaibigan? Sinong kaibigan? Si Francis. Hindi mo pala siya kilala. Miss, patagal pa ba? Babalik na lang ako mamaya. Sa konsilyo, maghintay na lang ko kayo. Patapos na interview ni Mr. Sebastian. Dolor Resurrection? Oo. At gusto niya makipagkita sa akin. Sino siya? Siya ang tunay kong ina. Matagal ko siyang hinanap, pero hindi ko siya makita. Sabi ng mama, siya lang daw ang Dolor Resurrection. Ginamit daw niya ang pangalan niya nung na-confine siya sa mental hospital. Teka, nalilito ako. Sino ba talaga mama mo? Si Greta ba o ang babaeng to? Hindi ko alam. Isa pa, anong makukuha ni Greta sa pagsisinungaling? Wala siya mapapala sa pagkukup sa'yo. Yan din ang tanong ko. Siguro, ang babaeng tumakapagbigay sa akin na sagot.
siya ang makapagsasabi sa akin ng buong katotohanan. Saan mo naman napulot ang Francis na to? At saka, bakit mo ba siya tinutulungan? Hindi naman kailangan may dahilan para tumulong sa kapwa, di ba? At saka, kinailangan niya ng tulong, kaya kung kaya ko naman, di ibibigay ko. Bagay na bagay talaga sa'yo ang pangalan, Teresa. Mother Teresa. Eh, ikaw, bakit ka pinatawag ng Dean? May atraso ka ba? Wala. Magsishift lang ako ng course. Na naman? Ano ko ba naman, Bianca? Nakakailang shift ka na. And so? Hindi, kasi baka may problema ka. Alam mo na, pwede kitang matulungan. Kailan ka ba mag-aayos sa mga desisyon mo, ha? Ay nako, babalik na lang ako mamaya kapag wala na si Mother Teresa. Bianca! Bianca! Francis? Teresa? Sino yun? Kapatid ko. Ano nangyari sa interview mo? Tanggap na ako. Teresa, tanggap na ako. Talaga? Scholar na ako dito. Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita? Huwag na. Kailangan kita dito. Para makasiguro tayong hindi makalata ang mama. Rebecca, naalis ka? Oo. Meron kasi akong nakalimutang file sa opisina. Tamang-tama. Sasamahan kita. Meron din ako mga naiwan sa opisina na gusto kong kunin eh. Huwag na. Ako na lang kukuha. Ano ba yun? Bakit parang ayaw mo ako sumama sa'yo, iyo? Of course not. Hindi lang siguro practical na dalawa pa tayong pupunta doon, hindi ba? Dito ka na lang. Samahan mo si Julius. Recuerdo de amor sa puso.